Hello, kumusta pong muli sa inyong lahat? Welcome back po sa ating channel. At ngayon po ay meron tayong gagawin na LG. LG po yung brand nito. 29 inches siya at CRT TV. Ang problema ito ay sabi ni customer ay marami siyang guhit. Ito po, makikita nyo. Tapos bali pag matagal na pumipitik-pitik na po yung kanyang image. So kung makikita nyo po, ayan, meron siya mga horizontal lines na maliliit. Pero yung gantong problema, nasa ano po to, vertical section. Yan. So lagyan natin ang video para mas makita natin kung anong itsura po niyan. So, ayun po, lagyan natin ng video. I-set natin sa video input. Ayan siya. Makikita nyo po. Ito yung kanyang mga lines, yun ang kinukomplain ni customer. Tapos kung makita nyo, nagkaroon siya ng gap na 1 inch. Ayan. So, yun po ating gagawin ngayon. Buksan natin para ma-check natin kung anong mga parts na sira. Medyo alam po to, may kabigatan kasi malaki at CRT pa siya, 29. Bali, ayan po yung kanyang model. Kung makikita nyo. 29 siya, LG. Medyo may kalakihan siya. So, open natin. So, ayan mga pro, ito po yung kanyang board. Ayan, medyo malikabok, i-blower ko natin siya para matanggal natin yung mga dumi. Dito ko na siya i-blower kasi mabigat, hindi ko na siya maibababa. Kunti lang naman yung kanyang mga alikabok. Ito, i-blower ko na natin. Yeah.
siya. Bali, subutin natin yung kanyang board. Tanggal natin yung kanyang mga socket. Power niya, yung supply ng AC, then yung ligusing coil. Pag ganitong problema po ang focus natin dito ay sa ito yung vertical section niya. Ayan. Dito makikita niyo ito yung vertical section. Inspection natin kung may cold solder. Pero wala naman ako nakita ng mga cold solder. So pag ganitong problema po ang papalitan natin dito yung kanyang mga filter capacitor. Kasi itong tubing to may kalumaan na. Siyempre yung kanyang mga kapasitor, dry na to sa katagalan. Ito, mayroon siyang filter dito kung makakita nyo. Bali, dito lang tayo magpo-focus sa section na to. Yan, tatlong filter na to ng, sa vertical. Palta natin to. Tapos mayroon pa yun dito sa jungle niya, yun sa kanyang vertical oscillator na capacitor. Pero dito muna tayo po mag focus. Unahin natin to, tapos check natin kung mag-okay na siya. So, ayan po yung capacitor na tabi ng vertical section, vertical output. Ito, unahin mo natin itong isang maliit. Kasi, pag ganyang problema, nasa capacitor po ang problema niyan. Bali, dry na siguro to kasi may kalumaan na yung TV. Wala naman tayo nakitang cold solder. Yung ganong trouble sa ano po yun, mga filter niya, yung nag-vertical linearity. Nabunot natin. Bali, ano to, 100 over 50 volts. 100 microfarad. Ayun, check tayo to sa ating stock kung mayroon tayong 100 microfarad over 50. Ito, mayroon po tayo rito, bago. Ito. Itong trouble na to, bali minor lang naman po to, basic lang to. Pero i-share ko pa rin para sa mga newbie, baka sakaling makatulong.
So, ayan, napalitan natin yung isa. Bali, isabay na rin natin yung dalawa para isang burutan na lang. Ito. So, ito siya. Bali, 1,000 over 25. Kuha tayo rito ng pamalit. Ito po, 1,000 over 25 volts. Then yung isa pa, palitan na natin. Thousand over 25 din siya. So ito, meron tayong isa pa pero 1,000 over 50, pero okay na rin po to, hindi siya nagkakalayo ng boltahe. So, ayan, palitan natin yung kanyang filter sa vertical section. Ayan po, yung tatlong to. Pwede natin siyang i-check kung nawala yung guhit at nagsara na siya. Nawala na yung gap. Check po natin. Salpak muna po natin yung kanyang board para matesting natin kung anong naging resulta. Po, i-power on natin.
Ayun. Kung makita niyo po, wala na yung kanyang vertical linearity. Ito, yung dati kayo na meron eh. Yung mga gumuhit dito. So, ayan po. Saka, ano na siya, bumukas na. Kanina, meron siyang gap dito na 1 inch. So, ayan. Lagyan po natin ang video para makita natin yung kanyang image. Ayan, ilagay natin sa video. Ayun. So, kung makita nyo po, ito, nawala na yung kanyang gap. Saka yung mga guhit-guhit kanina. Ayan, malinis na siya. So, ang naging problema lang po talaga niya yung kanyang mga capacitor dito sa vertical section. Gawa ng yung TV, may kalumaan na po. Kaya itong capacitor na to, dry na to. Nagbago ng kanya mga value. So, ayun na po. Okay na siya. Ayun. So, okay na po. Hanggang dito lang po at sana'y makatulong sa mga newbie at mga bago pa lang po. At doon po pala sa mga bago pa lang sa akin channel, pa subscribe na rin po at i-like and share po natin. Para lagi po silang kapanood ng technical works and repair. At maraming salamat po sa inyo at thanks for watching po. Ayan.